Rami salamat, rami salamat. Sila ay mga dancers galing sa Barangay San Bali. Palakpakan natin sila. Magandang gabi ho sa inyong lahat dito sa District 2, lalo na dito sa Barangay San Antonio. At nandito ang ating Barangay Captain, pasensya na, hindi ko mababanggit lahat, pero sapagkat tayo ay nasa teritoryo niya, ako ay nagbibigay ng paggalang sa Barangay Captain na San Antonio, Paul Casale. At ito pang mga barangay at mga kagawad na nandito. At siyempre, binabati ko din ang taong dahilan kung bakit nandito tayo ngayon. Napakaganda nitong lugar na ito. Sabi nga ng iba, nakakakaba. Dahil para kang nasa abroad yung setup natin, napakaganda. At ang dahilan kung bakit nandito tayo ay walang iba kundi si Mayor June Bernabe. Si Mayor po, iba ang partido sa partido ko. Si Mayor Bernabe, iba ang presidente sa presidente ko. Pero hindi ho importante yan. Ang importante, pagdating sa Paranaque, magkasama kami sa partido sapagkat meron kami local coalition. Mayor Bernabe. Dinabati ko din ang ating mga konsihal at magiging konsihal na nandito. Larry Bonsol, Paul Soto, Rico Goles, Ben Amorao, Baby Bustamante, Benjo Bernabe, at kanina nakita ko, Bong Benson. Ako po si Congressman Roy Lugoles. Matagal na tayo magkakilala. Congressman ng 2nd District ng Paranaque. Nahalal na congressman noong 92, noong 94, 95, 98, nang pakasad ng konti, bumalik noong 2004 at muli niyong hinalal noong 2007. At ako'y nagpapasalamat sa inyo sapagkat parati niyo akong pinapanalo ng landslide. Salamat po. Matagal na tayo magkakilala pero gusto kong magpakilala ulit sa inyo para makita niyo kung ano ang dahilan kung bakit ganito si Roy Lugoles. Ano ba ang prinsipyo na nasa likuran ni Roy Lugoles? Si Roy Lugoles po, pinanganak sa isang maliit na probinsya sa Romblon. Napakahirap na probinsya. Nagpunta kami ng Maynila noong ako'y bata pa. Yung mga magulang ko, parehong public school teachers, tumira sa isang low-cost government housing project. Nakaawa-awa ang kondisyon noon nandoon kami. Wasak-wasak ang mga kalye. Ang bahay, napakasimple. Nag-aaral sa public school. Katulad ng marami sa inyo. Elementary school, high school, yung high school, yung elementary school namin, kaawa-awa ito ang itsura. Yung public school, yung high school namin, gawa lamang sa kahoy. Pag humangin, gumagalaw. Pagkaraan ng high school, nag-aral sa University of the Philippines. At pagkatapos niyan, napunta sa Philippine Military Academy. Pagkaraan ng 2 buwan, ako'y pinadala ng gobyerno para mag-aral sa isa sa pinakabantog na akademya sa Amerika. Yan yung United States Naval Academy sa Annapolis. At yan, makikita niyo yung mga litrato. Napakagandang lugar. Sana makarating kayo sa lugar namin. Ang gaganda ng mga gusali. Tourist spot. Pinupuntahan na napakaraming mga turista. Pagkatapos niyan, doon po habang nasa Naval Academy, napigyan po ng pagkakataon na makapagsilbi bilang company commander, napili bilang company commander. Nandyan si Roy Lugoles ng company commander sa Naval Academy. Nag-iisang dayuhan na napiling company commander. Habang nandun,
Pinalad na naging champion boxer. Nakipagbasagan ng mukha sa mga Amerikano. Iba-ibang kulay. Itim, puti, dilaw. Hindi po natalo si Congressman Goles habang nasa Amerika. Yung mga mukha ng mga Amerikano ang aking binasag. Bumalik sa Pilipinas at pagkatapos niyan nag-aral sa UP. Bumalik po sa UP, kumuha ng Master in Business Administration, gumraduate ng number one, valedictorian po sa UP. Pagkatapos ng UP, ako po'y pinalad ng mahirang na Postmaster General ng Pilipinas sa murang edad na 34 at doon po nabigyan ako ng award na 10 Outstanding Young Men. At pagkatapos niyan, nagsilbi rin sa Philippine National Red Cross ng 20 taon bilang gobernador ng Philippine National Red Cross. At noong 1992, ako po'y napasok sa politika na halal sa isang napakalaking landslide na panalo para maging congressman ng Lone District ng Paranaque. At habang congressman, nagsilbi po sa inyo at sa pagsisilbing ito, nagbigay ako ng focus sa pagpapagawa ng mga kalye, pagpapagawa ng mga eskwelahan. Kaya kinilala na nagpagawa ng pinakamaraming school building sa kasaysayan ng Paranaque. Nagpasimento ng pinakamaraming kalye sa kasaysayan ng Paranaque. At marami sa mga kalye niyan ay nandito po sa Barangay San Antonio at sa marami pang lugar kasama doon sa 1st District ng Paranaque no ako'y Long District Congressman pa. Matapos ang aking pagsilbi ng tatlong termino, na-elect po ako ng 95 landslide, na-elect ng 98 landslide, pagkatapos yan ako'y nagsilbi bilang miyembro ng kabinete as National Security Advisor. Noong 2004, bumalik ako bilang congressman na naman at pinalad na muling manalo sa ngayon dito po sa 2nd District of Paranaque at ako'y nagpapasalamat sa lahat sa inyo, lalo na po dito sa San Antonio at sa lahat ng barangay ng 2nd District sapagkat pinanalo niyo ako muli ng landslide. At pinagpatuloy ko ang aking paglilingkod. Pinagpatuloy ko ang pagpapagawa ng mga eskwelahan doon po sa iba't ibang lugar. Sa Nagustin, marami eskwelahan. Pinagpatuloy ko rin ang papapagawa ng marami mga kalye dito sa 2nd District of Paranaque. Pero ngayon, meron akong dinagdag sapagkat nakita ko na marami sa ating mga lugar, kulang na kulang yung lugar para magkaroon silang sport, lugar para spiritual, para sa kanilang mga community assembly,